Sabi nga nila, ang ipis ang pinakagwapong nilalang sa mundo. Bakit ka mo? Makakita ka pa lang ng ipis, napapatili ka na. Isa lamang yan sa mga pabirong kasabihan patungkol sa ipis. Pero ano nga ba ang ipis? Ito ay isang insekto na matatagpuan sa kahit saang sulok ng mundo. At isa rin ito sa pinakaprimitibong insekto na nabubuhay hanggang ngayon. Maituturing din silang peste dahil kaya nilang magkalat ng iba't ibang uri ng mga sakit. Talagang malaking perwisyo ang pagkakaroon ng ipis sa iyong tahanan. Pero hindi din naman natin mapagkakaila na marami din silang kamanghamanghang kayang gawin. Narito ang ibang impormasyon patungkol sa ipis. Ang isang ipis ay maaaring mabuhay ng halos isang buwan nang walang pagkain. Ang isang ipis ay maaaring mabuhay ng halos 2 linggo nang walang tubig. Ang ilang mga babaeng ipis naman ay isang beses lamang makipagtalik, ngunit maaaring manatiling buntis sa habang buhay. Ang isang ipis ay kayang mabuhay ng hanggang sa 1 linggo nang walang ulo. Ang mga ipis ay kaya ding pigilan ang kanilang hininga ng hanggang sa 40 minuto. At ang mga ipis ay maaaring tumakbo ng hanggang sa 3 milya bawat oras. Ilan lamang ito sa marami pang impormasyon na kayang gawin ng mga ipis. Nakagugulat ang kanilang mga kakayahan, kaya katulad ko, alam kong nais mo din silang mawala sa iyong tahanan. Dumarami sila sa nakababahala na bilang at mahalaga na kontrolin ang mga ito hanggat maaari. Maraming mga iba't ibang paraan para maiwasan sila. Marami ngayong naglalabasan sa merkado na mga pesticides na sinasabing nakapapatay ng mga ipis. Ngunit nagtataglay naman ito ng mga masasamang kemikal na hindi maganda para sa ating kalusugan at kapaligiran. Totoong ang mga professional na pest control ay isang mahusay na paraan, ngunit ang mga natural na pamamaraan pa rin ang pinakamainam. Mayroong ilang mga natural na remedyo na maaari mong simulan. Ang mga pamamaraang ito ay nagtataglay ng mga bagay na karaniwang nagagamit at nakikita sa loob ng bahay. Narito ang mga bagay na maaari mong gamitin upang mapuksa ang mga ito ngayon. Number 1. Baking soda at asukal. Isang simple ngunit epektibong mixture, ang baking soda at asukal ay epektibong makatutulong sa pagpatay ng mga ipis at mapapansin mo ang mabilis na pagbaba ng populasyon nito bilang resulta. Kailangan mo malaman kung saan nagtatago ang mga ipis, kaya't dapat tandaan kung saan mo nakita ang mga peste na ito bago ilagay ang pain para sa kanilang kakainin. Ito ang paraan ng paggawa ng solusyon. Kailangan mong paghaluin ang 1/4 tasa ng baking soda at 1/4 tasa ng asukal at maglagay din ng kaparehong dami ng tubig sa tabi ng mixture. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay iwisik ang mga ito sa mga lugar na nakita mo kung saan sila naroroon. Kailangan mong iwanan ang pain na ito at ulitin ang iyong pagwiwisik ng mixture ng madalas upang matiyak na sapat na upang patayin ang mga ipis. Ang asukal ay hindi nakamamatay na bahagi ng mixture, ngunit gagana ito upang maakit ang mga ipis. At kapag ininom nila ang tubig na nasa tabi nito, ay magkakaroon ito ng reaksyon sa baking soda na siyang magiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Number 2. Boric acid. Ang boric acid ay maaaring mabili sa mga tindahan o online. At ito ay isa sa mga pinakamahusay na pagpatay ng ipis, maging para sa mga langgam at iba't iba pang mga peste. Ang acid na ito ay napatunayan na epektibo sa pagpatay ng mga ipis at ito ay isa sa pinakamadalas na ginagamit na remedyo para sa ganitong layunin. Ngunit, ang boric acid ay hindi ligtas inumin ng sinuman, kaya kailangan mong panatilihin itong hindi maaabot ng mga bata at mga alagang hayop. Ito ay isang lason at ang pangmatagalang pagkaka-expose dito ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng sakit.
Ang mga ipis ay mamamatay kung madidikit sila sa asid na ito. Ngunit may ilang mga puntos na kailangan mong isaalang-alang sa pagwiwisik ng boric acid sa iyong bahay. Una, tanging isang light dusting lamang ang kinakailangan. Kung sobra ay hindi magiging epektibo. At pangalawa, hindi epektibo ang boric acid kapag basa. Number 3, dahon ng laurel. Ang mga dahon ng laurel ay isang natural na roach repellent. Kinamumuhian lamang nila ang amoy ng mga ito. Ang isa pang pangunahing pakinabang ay ang mga dahon ng laurel ay hindi nakalalason sa mga tao, kaya hindi mo kailangang mag-alala kung saan mo ilalagay ang mga ito. Ilagay lamang ang mga dahon sa isang mangkok at durugin ito na parang pulbos. Ang pulbos na ito ang ikakalat sa mga lugar na alam mong mayroong mga ipis at posibleng naninirahan doon. Number 4, lemon juice at balat ng lemon. Ang lemon juice ay isang malakas na agent na ginagamit na pangtanggal ng grasa at mantsa. Ngunit ang hindi alam ng maraming tao ay maaaring nitong maitaboy ang mga ipis. Ang mga anti-pathogenic na katangian ng lemon at iba pang mga citrus na pagkain ang nagtataboy ng mga ipis palayo. Maaari kang gumawa ng maraming iba't ibang mga bagay na may lemon upang mapaalis ang mga ipis sa iyong bahay. Una, magdagdag ng lemon juice o bumili ng 100% na lemon juice at mag-spray sa mga mahihirap na abutin na lugar ng bahay kung saan alam mong naninirahan ng mga ipis. At pangalawa, gilingin ang mga balat ng lemon at ilagay sa paligid ng bahay kung saan naroroon ang mga ipis. Number 5, coffee grounds. Ang kape ay isang bagay na hilig din ng mga ipis. At ang lahat ng mga gamit na coffee grounds ay maaaring magamit para mapuksa ang mga ipis. Puna ng isang baso ng mga coffee grounds at ilagay ito sa malinis na garapon ng tubig na hindi lalampas sa inilagay na baso upang mamatay ang mga ipis. At dahil kaya nilang huminga sa tubig sa loob ng 40 minuto at kung ganap na sila ay lumubog doon, maaari silang mabuhay ng 3 minuto kung kaya't makikita mo silang gumagapang sa labas ng garapon ay narito ang isa pang trick. Maglagay ng petroleum jelly sa loob ng garapon upang ang mga ipis ay hindi makakuha ng traction upang makaakyat mula sa garapon. Ilagay ang mga garapon sa paligid ng bahay kung saan madalas ang mga ipis. Number 6, essential oils. Ang mga essential oils ay may mga benepisyo sa kalusugan at maaaring magamit bilang isang natural na pamuksa ng ipis. Ang ilang mga scents o amoy ay maaari ring magamit upang maiwasan ang mga ipis mula sa pagpasok sa iyong bahay. Ang langis ng peppermint, langis ng cypress, langis ng eucalyptus, at langis ng tea tree oil ay kabilang sa pinakamabisang natural na mga remedyo sa bahay para sa mga ipis. Pagsamahin ang mga essential oils sa tubig o salt water at ispray sa paligid ng iyong tahanan. Siguraduhin na isprayan ang mga lugar kung saan madaming ipis, pati na rin ang lugar na kung saan sila nakakapasok. Number 7, cayenne pepper. Ang cayenne pepper ay maaaring idagdag bilang pain upang patayin ang mga ipis. Ang pampalasa na ito ay maaari ring iwisik dahil ito ay isang natural na pumipigil sa mga ipis. Ang cayenne pepper ay maaari ring maging epektibo sa pag-alis ng mga bedbug at iba pang mga insekto. At number 8, suka. Ang particular na puting suka ay isa pang pangkaraniwang sangkap ng sambahayan na sinasabing isang epektibong pamatay ng ipis. Ang suka ay hindi ginagamit para sa layunin ng pagpatay sa mga ipis. Ginagamit ito para sa paglilinis ng ating mga lugar na naghihikayat sa mga ipis na maghanap ng ibang lugar. Ang paglilinis ng ating kapaligiran ay makatutulong na matanggal ang isang malaking bahagi ng infestation ng ipis. Ito ang mga natural na pamamaraan upang mapuksa natin at tuluyang mapaalis na ang mga peste sa loob ng ating mga tahanan.
Mahalagang linisin ng mabuti ang madalas nilang pamahayan tulad ng kusina. Ugaliing linisin lahat ng kalat dito tulad ng mga hugasan, basurahan at tira-tirang pagkain. Takpan din ang mga butas na kaya nilang lusutan at pasukin. Iwasan din ang mag-iwan ng mga tubig. Ang mga ipis ay kayang mabuhay ng isang buwan nang walang pagkain hanggat mayroon silang tubig. Ang pagpapanatili ng kalinisan ng ating mga tahanan ay isa pa din sa pinaka-epektibo na paraan upang masugpo ang mga ipis. Sana ay may natutunan kayo sa video nating ito at huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell upang ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa inyong panonood!